Hello, good morning mga kabukid. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Totally mga kabukid, nag-vlog ako ngayon. Kasi umikot-ikot ako ba? Alam mo ba yung marami akong iniisip kung ano pwedeng gawin sa ngayong araw kasi tapos na yung aming ginagawa ngayon. Sabi ko mag-ikot-ikot niya ako doon sa dulo sa tinatanaman namin ng mais ngayon. Sabi ko parang may nakikita akong isang halaman na alam ko ang iba na namimiss nila itong kainin. By the way, kamusta naman ang mga buhay-buhay natin mga kabukid? Sana okay ang lahat dahil sa nangyayari sa ating mundo. Parang katulad lang ng ilog na parang ganito. Tuloy-tuloy lang ang daloy. Kahit anong pagsubok sa buhay, kailangan nating kailangan nating sumabay sa agos ng ating buhay kahit na gaano kahirap o ilang dapa pa ang nangyayari sa atin. Susubukan nating bumangon. Wow, nagdadrama na ako dito ah. Ngayon, ay pasensya na kayo kami parang medyo pasensya na kayo sa kilikili ko medyo maitim. Tali pinaghirapan ko 'yan, joke lang. Mga kabukid, ngayon ayan mga kabukid, gagawa ako ng selfie stick, yung parang pang selfie na nalalagyan ng cellphone. Meron ako doon sa bahay kasi nakalimutan ko, sabi ko ayaw ko nang umuwi kasi malayo doon kasi ang bahay namin, no, yung layo, sabi ko ayaw ko nang umuwi. Kaya naidiyahan ko na gumawa ako ng para makavlog ako. So, wala akong pang upload ngayong araw, kailangan ko mag vlog. Kaya sabi ko, ayoko nang umuwi. Gawa na lang ako ng idea. Kaya pakita ko sa inyo mga kabukid kung paano ako magawa ng selfie stick na kahoy. Yan mga kabukid o. Ano, di ba? Wala man akong pantali. Gawa ako ng parang masyadong malapit baka hindi ako makita kasi nakapatong na yung cellphone ko eh. Ganyan ang buhay sa bukid eh. Diskarte lang pag may time. Diba? Para makapag-vlog man ako, gumawa ako ng selfie stick. O diba? Tingnan yung mga kabukid o. Diba? Kala niya, marunong din ako oy. O, diba? Pitan lang natin mga kabukid, medyo maluwag, baka mahulog ang cellphone ko mamaya. Yung tinali ko rin, kasi wala man pantali dito, yung balat ng kahoy. Tinali ko rin siya ng balat ng kahoy. Yan sa kabukid, yan ulang simple. Makita ko sa inyo kabukid, oh, di ba? Ganito siya kabukid, tapos sabi ko itatali ko lang ang cellphone ko dito. Oh, di ba? Itali ko cellphone ko dito. Pipicturan ko mamaya para kasi isa lang ang cellphone na dala ko. Kaya tatali ko muna ang cellphone ko dito mga kabukid ha. Para may pang selfie stick tayo. Mga kabukid, gumawa ako ng pantali. Ang pangit naman ng buhok ko. Ito, gumawa ako ng pantali na tatali ko sa cellphone ko yung balat ng kahoy. Kaya, tatali ko muna mga kabukid. Patayin ko muna ito mga kabukid kasi itatali ko muna ang cellphone. Mamaya, makikita nyo na kung medyo malayo na. Ibig sabihin, nakatali na siya. Oh, ayun na mga kabukid, 'di ba? Okay na, medyo malayo na, 'di ba? Medyo kayang-kaya na. Meron na kasi akong ginawa, yang mga kabukid, tingnan mo, nawakan. Yung kahoy.
Tapos ngayon ipagpatuloy natin yung ating, o di ba, napaka-unique yung ginawa ko. Tingnan yung mga kabukid purma ko. Di ba, maganda na kasi malayo na. Yung mga kabukid dito ako sa aming mga mais, mga kabukid. Tingnan nyo, maraming damo kasi ilang beses nagulan. Kaya ganyan, madamo siya. Pero istriya namin ng pangdamo yan para mawala yung damo. Kasi sa sunod na araw, ano namin yan, abunuhan para tumaba yung ating mais. Ito po yung unang tanim namin, unang batch ng tanim namin na mais. Nasa 3 hectares yan. Tapo, ay, 3 hectares ata, basta umabot puro ng 3 hectares to. Ganyan kadami yung tinanim naming unang batch. Malalaki na siya mga kabukid. Tingnan mo. Within 3 weeks pa lang, malalaki na yung mais. No? Bah, daming damo. Tapos ngayon, papunta ako sa bali tatlong batch to eh. Yung unang batch namin ito. Tapos yung pangalawa, yung yun o. Yung meron yung medyo malinis nakatabi ng saging. O di ba? Ang ganda na ng ano ko. Yung ginamit ko na selfie stick o pakita ko sa inyo mamaya kung ano ang actual. Makita ko yung picture kasi wala akong dalang isang cellphone. Isang cellphone lang gamit ko, hindi ko na mapicturean itong ano habang hinahawakan ko ito. Mahirap kasi pag medyo malapit ba, medyo malapit yung ating ano mukha sa camera mabuti sana kung flawless man to kapangit-pangit niya natin. Tapos ng tabi dikit-dikit pa tayo sa mukha natin sa camera, no, diba? Para at least naman ano naman ba, medyo kaaya-aya naman ang pagbablog. Ayan ang mga kabukid yung second batch namin na tanim na mais. Ayun. Tingnan nyo. Mga kabukid. Yan siya. Ang tubo niya. Within ilang araw na to. Isang linggo na ata to. Hindi ko lang natandaan. Kasi pangalawang batch namin yan. Ito. Tingnan nyo. Anyan kalapad mga kabukid. Hindi ko pinapakita na ganun kadami ang tinanim namin ngayon mga kabukid kasi kailangan natin gumawa ng paraan o maghanap buhay kasi ngayon ang hirap na ng buhay talaga kabukid dahil sa pandemyang nangyari ngayon maraming nahihirapan lalo pa naman ako meron akong pinubuhay kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Ang sarap magtrabaho sa bukid mga kabukid lalo na pag meron kang sakahan. Oo nga, kahit na konti lang ang pera mo o kapital mo, pwede ka ng ano, kahit sa binhi lang, kailangan mo lang ng sipag. Samahan mo lang ng sipag ang yung pagpa-farming, mabubuhay ka na. Hindi ka na masyadong mahirapan. Dahil totally no, nagtatrabaho ako sa isang recruitment office. Nagtrabaho ako, office dati ang trabaho ko. Pero dahil sa recruitment, alam nyo naman, number one kaming na tawag ito, una-una kaming maapektuhan dahil hindi ka naman mapakapag-deploy ng mga OFW, pinapauwi nga iba dahil sa problema. Habang naglalakad ako, may nakita ako mga kabukid. Alam kong iba nito, nakakilala nila nito. Ayun mga kabukid, alam mo ba yun, parang akala natatakot niya ako dito eh. Baka sarap ng lakad-lakad kung baka may ahas pa. Ang hirap pa naman ng mga ahas dito, mga kubra. Ayun mga kabukid, okay. Wait na mga kabukid, ano ko ba? I-back ko yung camera. Ayun, tingnan nyo yan mga kabukid kung ano yan. Ito ay bulaklak ng halamang ito. Alam mo nyo ba, ang halamang ito, para siyang ano, kurti kalabasa. Yan ang, pasensya na kayo mga kabukid, medyo may nakaharang sa aking ano ba yan. Tanggalin ko nga, yung kahoy, yung sanga pala ng kahoy na ano. Yan, di ba? Tingnan mo mga kabukid. Very amazing.
Diba ganito kasarap mabuhay sa bukid. Kahit may problema ka, nahihibitan ng mga kahit sa mga ganyan. O, diba? Tingnan nyo dyan. Ano ito? Alam kong mayroon nakakilala nito kung anong halaman nito. Comment box below lang mga kabukid kung sinong nakakaalam nito. Ay, wait lang. Yan mga kabukid. Comment box below lang mga kabukid. Alam kong may nakakilala nito. Hindi pa siya masyadong hinog mga kabukid. Oh, di ba? Kasarap ng halamang ito kabukid. Alam kong may nakakamiss nito. Oh, di ba yung lalo pa na nasa probinsya. Sa probinsyang nakauwi, nakatira dati sa probinsya, alam kong mamimiss nyo ito. Tingnan nyo mga kabukid, di ba? Ayun mga kabukid, umikot ako sa kabila kasi gusto ko sanang ano ba, titingnan ko yung ano kung meron siyang inog, wala, alanganin pa. O, di ba? Ang para akong baliw dito na nagsasalita, sabi ko. Mabuti nga walang katao-tao dito kasi mga kabukid, tingnan nyo yan. Yang mga may mga plastic na kulay blue, farm ng saging yan mga kabukid. Ayun oh, tingnan nyo. You remember yung mga saging dyan sa Maynila na binibenta na lakatan ba yun? Ang ano oh, lakatan. Dito mga kabukid, maraming farm dito sa Davao ng ganyan, yung saging na lakatan. Yun ang mga isang hanap buhay dito ng mga tao dito. Pagtatanim ng saging na lakatan, inadala sa ibang bansa. Ayun mga kabukid, dito na ako sa kabila, pero wala pa rin eh. Ilaw mga kabukid. Tingnan mo. Ilaw pa siya mga kabukid eh. Next time, i-anon ko sa inyo kung makahuli. Makahuli, ano ba yun? Nunguli, ano yan, tumatakbo. Next time, pag may hinog, gagawa ulit ako ng vlog na nag-harvest ako ng halamang ito. Tawag ito. Comment box below lang mga kabukid. Yan sa baba sa video ito, comment box below kung anong halaman ang nakita nyo. Alam ko maraming nakakilala ng halamang yan at alam kong may nakakamiss ng halaman yan kasi parang ano yan siya, matamis na medyo masim. Ayun mga kabukid. Ayun mga kabukid, oh, di ba? Ang ganda ng paligid. Mga kabukid, ikot-ikot lang muna tayo, kunti, tapos mamaya pauwi na ako. Si mahaba-haba, oh, di ba? Tingnan niyo mga kabukid, oh. Ang sarap dito, oh. Tingnan niyo yung mga saging mga kabukid. Kuha nga tayo ng medyo malapitan. Gusto ko sana mag-vlog dito mga kabukid about dito sa saging. Kung paano nagtanim ng saging, paano ang mga sistema sa loob. Kasi tingnan nyo mga kabukid, yung saging na ito para lang sa atin, sa ibang probinsya ang saging tinatanim lang, pinabayaan dito, hindi inaalagaan ng mga saging dito. Tapos meron siyang parang tubo, nakita yung parang blue yan, parang tubig, patubig niya, marami yan, nakakalat doon sa loob. Ayan mga kabukid oh. Tingnan nyo, diba? Ang sarap ng mga saging dito. Mahilaw pa. Tapos nililinis yung puno, tinatanggal yung ibang dahon. Ganun mga kabukid oh, diba? Ganun ang mga hanap buhay ng mga tao dito mga kabukid. Oh, ayun mga kabukid, nangalay na ako sa aking inawang ganyanin ko na nga para yan mga kabukid, tingnan niyo yan mga kabukid, di ba? Ganun, yung kita mo ito mga bakanting kabukid mula dito hanggang doon sa dulo-dulo. Saan ba 'yun? Oh, 'yun. Basta doon sa dulo na may niyog ata 'yun. Basta sa niyog na 'yun. Yung sa niyog na 'yun, nasa 5 hectares ata 'to. Tapos itong bakante na 'to, balak namin hindi pala balak kundi magtatanim kami ng talong dito, kaya ibablog ko rin dito yung pagtanim ng talong, lahat ng mga ginagawa namin dito. Kasi ganito talaga mga kabukid, dahil sa hirap ng buhay kailangan natin talagang umiskarte at kailangan lang kasi pag sa farm kailangan talaga may pera, pero siyempre naubos na rin at na dahil sa
nangyayari, kailangan kahit kaunti lang kapital mo, kailangan may sigpag ka lang. Lahat, hindi mo na kailangan may suhol lahat ng mga tao na magtrabaho, kung hanggat maari ikaw, kayo na lang magtrabaho para at least mabawasan yung gastos na gastos nyo. Kaya yan ang ano namin, mga kabukid. Pauwi na ako ngayon. Mamaya pipicturan kong itong ginawa kong tripod, kung paano ko ginawa para nakagaroon ako ng tripod. Hindi pala ano ba to, selfie stick na ano, na ganito, basta bala kayo kung anong tawag, nakalimutan kung anong tawag nun, basta selfie yata yun, basta ito. Uuwi na rin ako kasi nagutom na, kasi ako kaikot-ikot sa kakadaldal ko. Mga kabukid, maraming maraming salamat sa panood sa aking vlog. By the way, huwag kalimutan na i-like and share ang aking video kung nagustuhan ninyo, at comment box below kung ano pa ang gusto nyong iba-vlog ko, at comment about my video, lahat-lahat. Maraming maraming salamat. Huwag din kalimutan na i-subscribe syempre sa Kabukid TV, at para updated kayo sa aking mga video, huwag din kalimutan yung bell all or notification bell para updated kayo sa aking video. May naga ano kasi meron siyang tali. Maraming maraming salamat, at laging mag-iingat mga kabukid, at laging panatiliing kumain ng mga masustansyang pagkain para panlaban sa mga virus ngayong panahon ng pandemyang ito. Ayun mga kabukid, itong video na to, pinakita ko lang sa inyo ang actual na pagbablog ko kanina, na gumawa ako ng selfie stick na na anong patawag nito, basta selfie stick, para makapag-vlog ako ng maayos, para yung mukha ko hindi masyadong malapit sa camera. Kaya ito ang ano, hindi ko ginawa ang video na ito mga kabukid para lang magpapasikat, kundi pinapakita ko na kung paano tayo dumiskarte, o di ba, paano tayo dumiskarte para makapag-gawa tayo ng isang bagay na gusto nating gawin, parang sa buhay natin gumagawa tayo ng paraan kung paano natin ipagpatuloy yung ating mga gustong mangyari sa ating buhay. Parang ganun mga kabukid. Kaya ganito lang siya ginawa kabukid. Yung tinali ko lang siya, o di ba? Nakagawa na ako ng vlog, tapos hindi pa ako umuwi para lang kumuha ng aking tripod. Totally, ang nakatayo diyan ng kamera ko, tripod ang ginagamit ko niyan. Kaya thank you pala sa nag-donate ng aking tripod na si Badet Kilihardi. Maraming maraming salamat. Hindi ko ito makakalimutan na part ka ng aking pagbablog. Mga kabukid, maraming maraming salamat, and God bless ulit. Tatapusin ko na, basta ito lang kabukid ang diskarte ko kung paano ako nag-vlog kanina.